Kumusta, dear? Madilim. Sobrang dilim. Diyan ka namulat sa mundo. Bukas na bukas ang iyong mga mata, pero hindi mo nakikita ang ganda nito. Mas pinipili mo na lamang pumikit kasi ganun din naman. Palagi mong naririnig ang pagaspas ng pakpak at huni ng mga ibon. Pero niminsan, hindi mo maisip kung ano nga ba ang itsura ng mga ito. Alam mong maganda ang mga bulaklak dahil sa bango, pero hindi mo alam kahit na hugis man lang nito. Mararamdaman mo naman ang paglalambing ng alaga niyong aso sa tuwing lalapit at didila ito sa mga paa mo. Senyales na hapon na at maglalakad-lakad na kayo. Itim ang pangalan niya. Ito ang pangalan ng mga binigay ng magulang mo dahil ito ang kulay na pamilyar ka at ang nag-iisang kulay na bumubuo ng mundo mo. Nagkataon naman na ito ang kulay ng alaga nyo kaya sigurado ka sa itsura at alam mong mabalahibo si Itim sa tuwing hahawakan mo ito. Ang tanging kaibigan mo. Dalawang boses rin ang mahalaga at kilalang kilala mo. Alam mong si Itay ang kausap mo dahil sa kisig at lalim ng boses na naririnig mo. Samantalang si Inay naman, kung ramdam mo ang pagmamahal sa mayumi at napakalambing na tono sa bawat salitang sasambitin niya sa iyo. Kabisado mo ang maliliit na bahay ninyo? Pitong hakbang padiretso mula sa pintuan, makakarating ka na kaagad sa kusina at tatlo naman para maabot mo ang upuan sa hapagkainan. Gusto ka sanang sorpresahin ni nanay sa ulam pero hindi nila maiisahan ang napakatalas mong pang-amoy. Hindi pa nilalagay sa lamesa pero alam mong ito ang paksiw na galunggong at palaging nire-request mo. Napakasimple ng maliit pero masaya mong pamilya. Parang okay naman ha kahit hindi ka na makihalubilo sa iba. Dahil hindi rin naman nila maintindihan kung ano ang meron ka. Hanggang isang araw, kakaibang boses ang kumausap sa'yo habang naglalakad-lakad kayo sa labas ni Itim. Magandang umaga. Simpleng bati pero iba ito sa lahat. Pagkatapos mong marinig ang bati mula sa misteryosong taong ito, mas ramdam mo na ngayon ang sayang dala ng kapaligiran. Mas naririnig mo na ang mga batang naglalaro sa labas, ang mga taong nagkukwentuhan sa katapat niyong tindahan. Mas naging bukas ka para sa iba kasi sa unang pagkakataon, may taong kumausap sa iyo na hindi ka tatawanan o kaya naman aasarin sa pasan mong kapansanan. Hindi pa rin nawawala sa iyo ang pag-iingat dahil nga sa mga nakaraan mong karanasan na nagpawala sa iyo ng amor para sa ibang tao. Bukod sa iyong mga magulang at ang nag-iisang mabalahibo mong kaibigan. Hindi nga nagtagal na pagtanto mong may malinis ang hangarin. At sa unang pagkakataon, itinuring mo siyang isang tunay na kaibigan. Ikinasaya naman ito ng iyong mga magulang. Ang dating buhay na akala mong iikot na lamang sa kadiliman ay sa wakas, nagkaroon na ng kulay. Hindi mo na nararamdaman na may kulang sa iyo. Hindi mo na itinatanong sa Diyos kung bakit niya ipinagkait sa iyo ang itsura ng mundo. Hindi mo man nakikita ang bago mong kaibigan, pero gaya ng kay nanay at tatay, pantay ang turing at pagmamahal niya sa'yo. Hanggang sa isang araw, nagtapat siya ng pagmamahal niya para sa iyo. Ikinagulat mo ito dahil hindi mo pa naman nararanasan na magmahal.
bukod sa pagmamahal na nararanasan mo sa pamilya, wala kang ideya kung ano ito. Iba ang nararamdaman mo sa pagkakataong yun. Malakas ang kabog ng dibdib mo. Hindi mo alam kung natatakot ka ba o kinakabahan, kasi ngayon mo lang naramdaman ito. Higit pa sa mga naamoy, naririnig o nahahawakan, mas naiintindihan mo ang bagay na ito. Hindi mo man siya lubusang nakikita. Boses lamang ang tanging pagkakakilanlan mo sa kanya. Pero ramdam mo sa bawat haplos niya ang pagmamahal na pumupunan sa puwang ng iyong puso. Sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-iisang lakarin ang madilim mong mundo. Sa kanan mong kamay ay si Itim, at sa kaliwa naman ay ang taong tatanggap sa lahat ng bagay na tungkol sa iyo. Ang taong itinuturing mong palagi. Kumusta?